Sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 na parang nung isa sa mga usapan natin last week. Ang daming recognition day. Yes, yan, graduation. Correct, lahat ng nasa feed natin na tungkol dyan sa mga ganyang klaseng mga events. Ganun. Dito sa atin sa office, may mga nagli-leave dahil merong gagraduate, mag-moving up. May mga ganun ng kanilang mga family members. Totoo ganun. Yan. Ewan ko kung napansin mo, partner, ha? Parang lahat ng tao high honors na. Hindi nga. Hindi, alam mo, parang an observation ko. Kasi sabi mga ko, bata po kami, pahirapan namin kinuha talaga yan. Parang kilala lang namin yung dalawa at tatlong matalinong estudyante sa classroom. Totoo, kaya nga sabi ko, parang iba na po ba yung mga gatas na iniinom? Nakakatalino po ba yung kasi swimming ng mga bata? At nakakatalino po ba yung chlorine, di ba? Tumalino na ba talaga ng bonggang-bongga yung mga bata? Kasi kung mapapansin mo, ewan ko ha, sa school kasi namin, partner. Hindi, nakakabobo talaga yung ulan galing sa alulod. Yun inom nga pa kasi eh. Nang inom nung bata ka eh. Tingnan mo, lahat ng kitikiti na sa lumo. lumaki kang hindi honor student. Oo, dahil yan sa mga isisipo natin sa mga kitikiti ng alulod natin. Alam mo na, partner, mga eksenang hindi pa naka-experience ng shower sa tanan ng buhay. So kapag ka umuulan, dyan lang yung pwedeng maka-experience tayo ng shower sa alulod. Yan. May kitikiti. Ayun pala yung dahilan kung ba tayo na bobo lahat. Hindi tayo kasing talino ng mga bata ngayon dahil doon. Okay, at least ngayon alam ko na ang parang scientific explanation kung bakit mas matatalino ang mga bata ngayon. Hindi, pero ewan ko lang, observation ko lang, parang mas tumalino na ba yung mga bata? Mm. Mas binabaan ba yung standard? Or nag-iba na ba? So ako, partner, nagtingin-tingin ako at nag-search ng kaunti, ganyan. So apparently parang dati kasi totoo yung sinabi ni partner kanina yung bukod sa kitikite. Masyado ka naman paniwala eh. Bukod sa kitikite, naniniwala ko dun sa kitikite part. Oo. Alam ko, ako naniniwala sa kitikite part. Bakit hindi ka nagkaka-honor dahil kakatira ng kitikite ng alulod? Diba? Paano lagi ka nagkakasakit? Dahil lagi ka may sakit, lagi kang absent. Paano ka magkaka-honor kung lagi hindi mo naiintindihan yung lesson kasi lagi kang absent? So confirmed yan. Based on experience yan. Hindi, backed up by science. May siyensya, may dahilan. Pinabayaan kasi tayo ng mga magulang natin noon. Hinayaan tayo masyado sa mga sa mga gilid-gilid ng mga alulod kaya talagang nabobo tayo. Ganun. So ano yung research mo? Napag-alam ko lang, pwede nyo po akong i-correct ha. Tagpi-tagpi ko lang mula sa mga mommy groups, ganyan. So maaring, hindi ko po alam kung yung experience nila doon ay totoo or whatever, di ba, yung mga ganyan. Pero ito po ay hindi naman galing sa school yung explanation, kundi galing sa mga mommy groups na nag-share ng kanilang research. Correct, or experience, ganun. Kasi parang meron ako nabasa na ganyan. Ewan ko lang, partner. Ewan ko kung mga friends ko lang yung parang matatalino. Baka hindi kayo relate yung friends yung baka wala namang honor. Pero ang pansin ko lang talaga, parang grabe sa medal. Hindi na siya masyadong pinagkakait. Kasi ito yung sinasabi kong totoo yung sinabi mo, partner, eh. Sa isang klase dati or sa isang batch, ilan lang talaga yung magkakamedal. Ayun talagang, malamang ko sino yung valedictorian. Siya na din lahat pa ulit-ulit na best in math, science, lahat ng subjects. Correct. Tapos ilan lang sa madaling lang salita. Yun. Correct. Ganun. Ngayon hindi. Parang lahat sila. Alam mo, parang ano pong meron. So yun na. Yun na pag-alaman ko. Parang dati ang competition is, again,
ha, ito po ang sinasabi ko po ay based sa mga chika ng mga mami. So kung hindi po ganito yung sa inyo, edi hindi, di ba? Kanya-kanya naman chikahan yan. At saka kanya-kanyang patakaran ng school. Kasi kami, partner, maski sa school namin, I think up until now, hindi ganun kadali ang pagbigay ng medal eh. Talagang as in ano siya. Paghihirapan mo. Oo, no? Talagang cream of the crop, iilan lang talaga, ganyan, diba? So, sa napag-diskitahan at napag-alamang ko, partner, parang hindi sa bumaba yung grading system, kundi mas naging flexible siya. Tapos, ang eksena is, kapag ka umaabot ka sa certain point, lahat kayo pasok na doon. Parang ganon. Parang laude. Parang, di ba, pag gumlaude, dapat no grade lower than ganito. Tapos, na-achieve mo yung ganitong GPA. So, lahat yun gumlaude. So, parang yung mga ngayon, may parang ganon na version. Na okay, basta parang nagkaroon ng adjustment. Parang ganun, yun. So, yun yung nakita ko. So, ibig sabihin, parang di kayo masyado matalino. In-adjust eh. may awa factor, di ba? Ay, adjust na lang natin kasi hindi sila masyado matalino. Adjust na lang natin ng kaunti. Kulang sa talino eh. Charot, di ba? Hindi, pero ikaw, partner. What do you think? May nabasa ako pero hindi ko alam kung legit yun. Yun na, oo. Nagkaroon ng adjustment. Parang sa, ganun. Na yung panahon natin, kasi kinumpare ko din yung nakita ko, hindi lang namin mahanap sa mga pagkakataong ito, pero yung mga nanonood natin sa atin sa FB Live, baka ma-share nyo yung link na yun. Basta may isang document na picture na nung nakita ko yun, during our time, yun yung panahon na mababa ang bigay ng grade. So, that time, ang average ko lang talaga lagi naglalaro 82 to 87. And yung ganung klase ng grade, mga kaibigan. Hindi yun honor. Pag nilabas mo yun ngayon, sa yung conversion ngayon, yung katapat na grade niya sa panahon ngayon, 92, 95, papasok talaga sa honor roll yung students. Parang ganun. So yung bigayan ngayon, naging mas generous po, yes, sa madaling salita. Noon medyo madamot eh. Correct. Nung time namin, talagang malalaman mo kung sino talaga ang tunay na matalino. Pero sa akin, okay lang yun, ha? Pero ako din, ha? I mean, again, this is a discussion. Hindi ito parang... Ito naman po, chika-chika lang. Ibig sabihin, this is not to, nasabihin na, ngayon kung marami nang nakaka-achieve, edi very good. Ngayon kung in-adjust, edi very good. Kasi totoo naman nag-a-adjust ng panahon, eh. Hindi naman tayo pwedeng, ito lang forever, meron ng cellphone. Hindi naman, di ba, parang hindi ka naman pwedeng radyo-radyo lang. Kung pwede ka naman manood ng FB Live, makinig ng podcast ng Tambalan, di ba, manood sa amin sa TikTok Live, di ba, pwede. Nag-a-adjust ang panahon. So kung yung may grading system na may pag-adjust, gets din naman namin yun. Correct. Yun lang, I think that's also the reason why, partner, parang mas marami na talaga kasi may, yun nga, parang in-adjust, tas lahat sila pumapasok sa ganun at maganda, kung lahat meron. Tama. Why not? Tsaka yung may mga ibang mga schools na talagang very generous na bibigyan lahat ng, may mga nababasa akong ma-award na parang alam mo yung halatang ginawa lang siya. Hindi! Explain mo yung paano halatang ginawa lang siya. Ibig sabihin, hindi siya academic award. Hindi siya academic award. Kasi alam naman natin yung academic awards. With honors, with high honors, laude, valedictorian, salutatorian, di ba? Yung best in academics, ganon. May mga iba na parang, para feeling ko, para lahat. May masabitan ng medalya. May mga award na ginawa na lang. Parang bravery and... hindi totoo! May ganun, bravery and courage. Parang ganun na mga eksena. Parang yun ako, wala namang academic honors yun eh. Ano kuha niya? Most determined. Tingnan mo, halatang gawa lang. Nandiyan si Christian pa, nandiyan yung tatay. Bigyan natin ng most determined. Di ba parang most determined? Pero kung tatagalugin mo, ito yung pa... yung Tagalog? Purusigido kahit hirap na, di ba? At least nakikitaan daw ng effort, yes, di ba? Yes, di ba? Na nag-aaral. Yun yung hindi siya academic kasi ibig sabihin hindi niya talaga na-achieve. Pero nakitaan ng potential. Hayaan mo na, huwag ka na nga. Yun na nga, charot, di ba? Pero ibig sabihin, and walang masama. Actually, iba pa rin naman, kasi honestly, iba pa rin naman talaga pag nasabitan ng medalya. Oo, at umakyat ka, nang hindi lang umakyat ka to get a certificate, but umakyat ka for another special award. Whether it's bravery, courage, fortitude, determination,
determination and totoo 'yun. Kung ano pa man, 'di ba? Maganda siya. At yun yung ano, observation ko, parang yun nga, parang yung bigayan ng awards, ano, sobrang na siya, mas generous na siya, which is very good. Feeling ko nga, partner, may connection din siya sa mas may anxiety yung mga tao ngayon kaysa dati. Hindi ko sure. hindi feeling ko kasi hindi namin alam yung salitang anxiety nung araw. Sorry po ah. Oh, yung depression nga, hindi ko alam kung anong spelling noon eh. Totoo. Ang shitty nga ang pagbasa ko doon dati. Anxiety. Ano tong anxiety, di ba? Kasi nga, hindi naman namin. Alam nyo po, ngayon lang siya usong-usong-uso. Dati talaga nung time namin, sorry na po ako ng mga tito-tita, ante at uncle. Pero really, that during our time, maybe hindi pa siya masyadong all out or mas hindi problemado or mas hindi komplikado yung world kaya wala masyadong may anxiety. Ay, paliwanag. Ganon. Paliwanag nyo nga po sa amin. Bakit kasi nagkaroon ng adjustment? Nagtatampo tuloy yung mga batang 80s and 90s. Nagkakaroon ng question. Totoo yun. Hindi, ako partner ha, bilang sobrang intense ako mag-aral dati. Oh. Napakahirap. Alam mo yun, yung parang sumobra ako ng aral tapos wale. No, lalo na nung ano ko, elementary high school. Nung college ako bumonggay. Pero nung elementary high school, yung pag-aaral ko wagas kasi alam ko hindi kami maya. So kailangan maging matalino ko, pero hindi pa rin, alam mo yun, yung best kahit sa amin talaga, partner, ni walang medal, isang napakaliit na certificate na best in reading, best in language, hindi na achieve pa, alam mo yung ganun. Tapos saka yung mga award nun, ha, cartoon lang nila na ribbon tapos sulat pentel pin, award mo na yun, correct, may mga ganun, pero mahirap achieve na ngayon, ano, pangmalakasan na yung award na binibigay, which is very good naman po yun, kasi nga yun nga, may feeling ako, again ha, mga feeling erot etchusero lang ng taon, di ba, na baka maybe ba may connection ito sa mas anxious yung mga tao ngayon or kaya or tas dumaan pa tayo sa pandemya. So i-adjust natin yung mga ganitong eksena, hindi po namin posible. Alam posible, maraming factor siguro, pero ang nakita ko posible ding yung consideration, maaaring tumaas din man ang level ng IQ ng mga tao, pwede, because of naman. So much resources, meaning ang daming paraan para matuto ang mga tao. Tingnan mo, nakita mo ba yung kindergarten na nag-deliver ng kanyang speech? Ang galing, 6 years old, diba? Ang galing na. Talong-talo tayo. Oo, walang hindi nag-buckle yun. Oo, walang lull moment sa pagsasalita niya. Imagine, kindergarten, mga kaibigan, ang tali-talino na. Maaring, yun din naman yung totoo. Marami din talagang tao o mga estudyante ang umangat ang IQ. So, ibig sabihin nga, totoo din naman na mas matalino yung bata ngayon. Posible, diba? Parang, din, kasi ang dami nating nalalaman totoo, eh. Ang daming information na nakukuha ng mga bata. Pero totoo. Sa akin lang, partner, sa akin okay lang yun kung ano man yung Standard. Okay lang sa akin kahit hindi matalino, kasi pinaglalaban ko talaga yun eh. Lagi yung kinakatwiran yan. Okay lang kahit hindi ka natanda ang matalino o bobo, basta huwag ka lang nagtae sa classroom. Oo, yun talaga. Kasi kahit ano mga, gaano ka man katalino, ikaw man ang valedictorian, kung nagtae ka sa panty mo, yun ang maaalala. Aminin nyo, lahat ng matalino sa classroom ng elementary at high school, nakalimutan yung pangalan. Oo. Pero yung tumae sa loob ng classroom nyo, hindi nyo makakalimutan. Kasi hindi nyo po nakakalimutan dahil amoy bugok na itlog yun eh. Diba? At every time na mag-reunion kayo, hindi nyo matandaan. Ito yung ano natin kasama sa honor roll eh. Hindi, nakalimutan mo yun. Oo, pero matatandaan mo yun. Ay, diba alam mo, siya yun? Gumanda na siya ha? Oo, diba? Dati? Diba siya nagsabog ng lagim sa classroom, correct, natin noon? Ganyan. Kaya okay lang sa akin, kahit hindi ako nabansagang matalino. O kaya kung ano man na academic award, basta wag importante hindi ako tumain noon. Ay nako, ang good side naman po doon, at least maaalala ka. Maaalala ka ng buong batch, di ba? Ay nako, pero congratulations, yes, sa lahat ng mga kabisyo natin na naka-receive ng award, whatever it is, academic, non-academic, kung ano man po yan, deserve nyo po ang masigabong palakpakan. Yes. Deserve nyo po ang masarap na pagkain, deserve nyo pong uminom ng napakalamig na soft drinks, di ba? Deserve po ninyo ng outing, ganyan, at deserve pati ng mga magulang po ninyo ng isang
matinding pagpupugay. Congratulations. Yung ganitong klase ng moment, mga kaibigan, yung ganitong klase ng season, di ba yung kaliwat kanan na nakikita natin na post sa social media na congratulating their kids, their children. Winning moment po ito, yes. Hindi lamang sa mga kids na graduate o nakatanggap ng awards. Winning moment din po ito and proud moment for the parents. Correct. Actually, most of the time, ang nagpo-post nga yung parents eh. Totoo. Bihira ako nakita na kung meron lang talagang makapagbagdamdami na medyo emotional na talagang would like to give back to the parents or to thank, kaya sila nagpo-post. Pero most of the time, yung parents talaga yung nagpo-post eh. So, congratulations po sa lahat ng mga parents. Dapat kayo po ang bigyan ng award. Diba? Sa totoo lang din. Diba? Sa lahat ng paghihirap, yung mga pansit na hindi kinain, yung mga sapatos na hindi na binili para sa sarili, pangkilay na hindi na lang binili, diba? Para mabigay ang pangangailangan ng anak, diba? E di, dun pa lang, talagang deserving po kayo of an award. Yes, diba? So pagpupugay. Correct, congratulations sa lahat ng mga estudyante nag-move up, mga nag-graduate, at sa lahat ng mga magulang. And sakto, partner, maisingit ko lang, tomorrow is the 18th anniversary of Mayette de la Rosa Fine Jewelry. And I think that's a perfect time para regaluhan. Diba? Correct. Kung sino man yung nagpakita ng gilas. Diba? Maraming promos and discounts na available tomorrow, June 5, dahil 18th anniversary na Mayette de la Rosa. O magandang ano yun ha, magandang pampalubag loob, pang regalo, diba? Token diba? Of appreciation, yes. Para sa mga magulang natin na nagpakahira para makatapos tayo ng pag-aaral. Totoo yan. At kung ikaw naman, diba, kung kaya mo nang bigyan ng alahas yung nanay mo, bakit hindi? Yung tatay mo, bakit hindi? Mm-hmm. And speaking of appreciation, syempre appreciate din natin si Kuya Randy na nahuli nating naka-Love Radio kanina, na-miss daw niya tayo, yes. Kahapon. Bakit wala daw tayo sa radyo? Eh, ganun po talaga. Kailangan ba bang i-memorize? Basic, si Chuper po nagtae. Huwag ka maingay. Ingay-ingay mo naman. Hindi ko na nga sinasabi. Ito naman. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Of world-class quality prime detergent. Yarn. Correct. So, while we are congratulating the kids, it's also time for parents to be recognized as well. 'Di ba? Yung pagpupuyat po, totoo 'yun ha. Ang daming celebration ng buhay nila na isinacrifice nila, 'di ba? Hindi nila binigyan ng pagkakataon na makapag-celebrate kasi mas na-prioritize nila yung pangangailangan ng mga anak nila, yes. Sa edukasyon. Diba, isipin mo, halimbawa, yung nanay mo, di ba nag-celebrate ng kanyang 40th birthday. Bonggayin kung tutusin, it's correct. Supposed to be a milestone year. Pero ordinary celebration lang yung nangyari. Kasi naisip ng nanay mo o ng tatay mo na ilaan yung budget sa pag-aaral mo. Totoo, diba? Yun. Yung mga ganyang klase ng sakripisyo na ginawa ng mga magulang natin. Ang dami pa na hindi natin alam for hindi sure. Na hindi na nila ikakwento sa inyo or hindi na nila i-share sa inyo sa kanila na lang. De, totoo naman. Saka na lang ako mag-celebrate. Saka na lang ako saka na lang ako bumili ng bago para sa sarili ko. Saka na lang ako bumili ng pulbo, 'di ba? Yung mga ganon kasi mas kailangan ng anak ko. So yun talaga yun eh. Ganon. Tsaka wag po kayong mahihiya kapag halimbawa pinipicture kayo ng husto ng mga magulang, hindi na matapos-tapos yung picture pag recognition, 'di ba? Kasi nga pride nila yun eh. Yung pinaghirapan nila yun, hindi ka man nila nabigyan ng mga pangangailangan mo, nabigay naman nila yung edukasyon, 'di ba? Na mas kailangan mo. Hindi man nila nabigay yung mga wants mo, 'di ba? Pero itong need for an education na ibigay nila. Kaya hayaan niyo lang po silang mag-relish the moment at mag-picture ng maraming beses. Minsan lang naman din ito, 'di ba? Sobrang ako nag-gets ko yung sinasabi ng mga nanay tatay natin noon. Ngayon ko lang din naintindihan yung hirap na meron ang mga magulang natin. Hindi nila pinaliwanag sa atin yon na not until tayo mismo naging mga magulang. Correct. Na ang hirap pala. Na totoo, no? Saka mo ma-realize na, grabe, paano kaya kami pinalaki ng mga magulang namin ng maayos.
Ako solo ang anak ako, pero na-realize ko din, grabe, no, paano ako inalagaan ng mga magulang ko at nabigay yung mga kailangan ko noon na akala ko wala lang. Nung nagre-reklamo ka pa kasi parang feeling mo hindi nabibigay lahat. Feeling mo napabayaan ka, feeling mo may deprivation, pero nung naging anxiety. Magulang, anxiety. Anxiety. Parang dati nung high school, basa ko, dubbed. Alin? Dubbed. Dubbed? Ano? Doubt pala yun. Ako naman, ano, yung pinilit ko sa nanay ko na ang basa ng tertiary, tertiary. Ganun. Ano diba? Kaya yung sinisipat ni Nicole sa likod? Ito, binabasa ko yung ano, binabasa ko yung messages ninyo dito sa TikTok. Oo. So naintindihan natin yung mga sakripisyo ng mga magulang natin nung kapag tayo ay nung tayo ay naging magulang din. Yes, so totoo pala 'yon, mga kaibigan. Pala. Yung ganitong klase ng usapan hindi niyo pa magigets kung hindi pa kayo mga magulang. Mm-hmm. Well, kung swerte ng mga magulang niyo kung nagets niyo na, ibig sabihin na intindihan niyo na agad yung hirap nila. Pero kung hindi pa, okay lang 'yon. Darating yung time na may intindihan nyo yung paano naghirap ang mga magulang ninyo kapag Totoo. Naging magulang na rin kayo. Correct. Kung ngayon pa lang gets nyo na, it'd be very good. Yes. Kasi mas magiging appreciative kayo sa kanila. Totoo. Diba? Hindi pala biro ang maging nanay, hindi pala maging biro ang maging tatay. Mm-mm. Akala lang natin pinagdamutan tayo, kulang yung baon natin, hindi na tayo nabilan ng bagong sapatos o naibili ng bagong damit, nagtatampo tayo. Pero yun lang pala kasi yung kaya ng mga magulang natin. Tama. At mahirap minsan gawin yun. Yung parang nagtampo lang tayo, pero yung hirap ng damdamin ng magulang mo na hindi na ibigay sa'yo yung bagong damit o sapatos mo. Diba? Masakit din sa kalooban nila. Correct. Yun. Hindi lang natin alam. Correct. Hindi lang mo lang alam yung pag-iyak nila. Yung hindi naman sila literal na umiyak, pero I'm sure literally they felt na nadurog yung puso nila. Diba? Yung mga ganong klase ng paghihirap na meron ng mga magulang natin na hindi natin alam. Sabi ng meron tayong mga opinion dito mula kayo. Kunyari, prof to si Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Sabi niya, may ceiling grade kasi nung 90s. Ang sabi niya, meron siyang sinabi dito base kasi ang grades dati, O-base kasi ang grades dati. Ngayon, 60 ang lowest. Electronic class record gamit namin kasi dati transmutation table. So parang may, in other words, may adjustment. No? May adjustment talaga sa ano, sa mga eksena ng ano. Yan. So ang sabi ni Ang Cole, mental health na po ang concern sa mga Gen Z nowadays. Batang 90s, pakyawan ng medals ang valedictorian, causing other students low self-esteem. Pero Gen Y and Z, generous na po sa awards. So tama. Tama yung parang may ganun akong feeling na because nga may anxiety na, mas may anxiety na yung generation now. So you can't, parang hindi mo pwedeng iduldul na nga magbabaka ng grades. Parang ganoon, parang hindi mo pwedeng iduldul sa kanya na isa lang yung pwedeng maging matalino na pwedeng makakuha ng lahat. Parang ganoon. Yun yung feeling ko. Yan. Maaring ilan maaring, 'di ba? Maaring may ano, meron pa isa eh, sabi nung Christian Basas. Madami akong friends na teacher. Utos ng DepEd na bawal magbagsak na estudyante. Ang pinakamababang grade na pwedeng ibigay ay 80. They can't go lower than that. Minsan ang bata, makakarating ng grade 6, hindi marunong magbasa. Meron kasi talaga tayong educational crisis. Tapos meron pa, tapos parang feeling ko, partner, nagbago na din. Diba sabi, dati traditional lang ang pag-aaral. Ngayon ko lang narinig yung homeschool. Ngayon ko lang narinig yung progressive. Okay. Oo, dati kapag ka-kinder, sabay-sabay kayo natututong magbasa. Or bago mag-kinder. Ngayon, may progressive na mas inuuna yung EQ or mas inuuna yung social skills kasi eventually you'll learn naman the academics. Dati pare-parehas kayo eh. Mm-hmm. Lahat kayo, ito yung ano ninyo, ito yung gagawin ninyo. So pare-parehas. Parang ganun. Nagbaad the times have changed. School, no? Ewan ko lang din. Hindi ko rin ano. Kasi nga depending Observation lang naman po namin. Ito, wala naman kaming ano. Walang conclusion na ano. Ito ay napag-uusapan namin. For example nga, partner. Madaming, mas maganda na po mag-homeschool sa farm. Madami din ganun. Ano, for example, dito sa atin sa office,
ilan kami na sabay-sabay na nagbuntis. Marami akong kakilala na sabay-sabay kong... Nag-usap-usap kayong sabay-sabay gawin, no? Sabay-sabay natin gawin ng Feb 14, ganun. So, lahat ng mga kasabay ko dito, may 5-year-old na anak. Oo. Pag nakikita ko yung kanilang, yung ginagawa ng school nila or parang activities on social media na pinopost ng magulang, nakikita ko yung kaibahan dun sa ginagawa dun sa anak ko. Kasi nung nagpost ako ng photos nung anak ko tungkol sa kanyang senior nursery, ang makikita mo dun, partner, gumagawa siya ng tent, nagluluto ng marshmallow, nagbe-bake ng cookies, meron silang sandamukal yung mga ginawa nila, mga basta kung ano-ano. Hindi, pero dun sa mga iba na ka-age niya, ha, ang nakita ko, hindi kami lalabas ngayong weekend. Caption, for example, na magulang. Hindi kami lalabas ngayong weekend kasi mag-aaral kami, may exam yung bata. Hindi ever na experience ni Prince mag-exam. Alam mo 'yon, na parang mag-aral. Dahil exempted lagi. Hindi dahil exempted, wala silang ganun. Kasi nga progressive yung school. So 'yun pala yung tawag sa strat na 'yon, progressive. Oo, progressive. Approach. Oo, 'yun yung approach na is progressive. So, for example, ito, partner, ayan, senior nursery yung anak ko. So, pag tiningnan mo yung mga activities niya, well, regular naman 'yan. At ito, kinder. Senior nursery, bago mag-kinder, pre-K. So, eto siya. Tingnan mo, may pa-passport na kunwari pupunta sa Ilocos. Mga ganon. Yan yung mga activities niyan. Tapos, ito, may ginawang parang bilao na hindi ko maintindihan kung ano yan. Diba? May ganyan. Ganyan yung mga activities niya ito. Gumawa ng... Basta may mga ginawa siya. Ang dami kong inuwi na mga ginawa niya eh. They get their hands dirty, partner. Ito, may nagtanim ng mga, ewan ko kung ano mga tinanim, di ba? Parang ganun. Pero wala akong, ito, may experiment. Nakasalamin, may experiment, ganyan. Pero nga, yun nga, yung mga kabatch niya in other schools, ang makita mo talaga, partner, nag-aaral sila ng reading, may exam, mga ganun. Siya hindi eh. Iba yung kanila. Ito, may ganito silang laro. Ganyan. Ganon. Oh, iba. Parang party yung pinuntunan. Oh, hindi pala school. Kitty party pala. Diba? Pero... Asan ka, anak? Nasa school kami, oh, mami. Naglalaro. Dinala pala lang nung yaya sa kitty party. Ito, partner. School. Swimming. May parang pool. Indoor. Oh, iba. Iba yung approach. Medyo non-academic feels, ganun. Pero kasi nung pinasok ko siya dito, ito, naging police. Alam mo yun, pero nung pinasok ko siya dito, ang intention ko talaga, socialization. Kasi pandemic baby nga to, hindi to masyadong, tahimik to, parang di ko anak. Ganon. At na-achieve niya naman, ang daldal na niya ngayon eh. So, ganon. So, kanya-kanya. So, ngayon, kaya may hesitation ako sa big school na ready na ba ito sa trad? Yung traditional? Parang ganon. Kaya nga iba, nagdare-diretso ng progressive or nagdare-diretso ng homeschool. Kasi nga, iba yung ways ng traditional. Parang ganon. Totoo. Diba? Iba na siya eh. So, choice lang yun, ng mga magulang. Kasi may mga... Tsaka depende. May mga magulang na talagang gusto nila matuto ka agad magsulat. And yun naman talaga yung basics. Magsulat at saka magbasa. Pero may mga magulang, minsan ang hinahanap nila, teka, gusto ko ma-develop muna yung motor skills ng anak ko. Diba? O iba naman, emotional intelligence muna yung gustong ma-achieve. Yung iba naman, gusto nila spiritual intelligence. Oo, may mga ganon. So, focused sa Bible study. May ganon din. Correct. Yung iba naman, into sports. Yes. Yun. Ay, may gagawin pa pala tayo. Ayan o, non-trad. Ang galing nga eh, yung social skills ang focus para hindi mabigla sa big school. Hindi ko nga sure eh. Kung hindi siya mabibigla sa big school kasi nga hindi nga siya trad. So kung ang lilipatan niya ay hindi progressive, traditional, feeling ko mabibigla eh. May ganun eh. For me, better ang progressive style ng learning kaysa sa traditional, parang grades na lang ang habol. Yun. Anyways, yun. Mag-record pala tayo. Yan, ganun.
Yan, tama, oh. Yung progressive, ganyan daw kasi sa Japan. So, Japanese approach. Tsaka, ewan ko, parte ko napansin mo, ha. Ang dami ngayon na nagka-college sa ibang bansa. Parang naging open na yung international studying talaga. Although, para sa mga yayamanin lang yun, kasi super mahal to, milyonan talaga dun eh. Ganun. Pamasahe pa lang, magkana. Oo, kaya nga eh. Di nga yung tumira pa ba dun at mag-aaral? Totoo. Yan. Anyways, oh, yun lang po muna. Mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang Bornay. See ya. Natagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Bornay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, dahil matapang ako, hindi ako magtatago sa kung anumang pangalan. Wow. Melvin ang totoong pangalan ko. Alam mo naman, ikaw lang yung Melvin. Nagsosolong Melvin ka sa buong Pilipinas eh, no? Tambalerina ako since 2011 at isang HR personnel sa BGC. Sumulat ako para magbahagi ng hinanakit sa isang taong pinaasa ako sa wala. Nagsimula ang lahat nang maimbitahan akong mag-host ng birthday party last year. Nag-book ako sa motorcycle riding app para mura at mabilis. Tahimik lang akong sumakay pero si Kaloy, yung driver, ang nag-initiate ng convo. Maayos-ayos pa ng side mirror para makita niya ako habang nag-uusap kami. After ng event, nahirapan akong mag-book kaya naisipan ko siyang i-text. Sumagot naman siya agad at sinundo ako. Doon ko nalaman na taga-kabilang barangay lang pala siya. At simula noon, lagi na kaming magka-chat. After a few weeks, niyaya ko siyang magkape. Habang hinihintay ko siya sa kanto, may pulang sedan na bumusina sa akin. Siya na pala yun. Dinala niya ako sa coffee shop sa Antipolo na may napakagandang overlooking view. Hanggang ngayon, kapag naalala ko, kinikilig-kilig pa rin ako. Yun ang naging simula ng marami naming dates. Hatid sundo niya ako sa trabaho. May mga pagkakataon pa na dinadalhan niya ako ng pagkain kapag break ko. Kapag hindi kami magkasama, nagpapadala siya ng picture para malaman ko kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya. Kapag lumalabas kami, minsan siya ang taya, minsan ako. Pares o ice cream lang, masaya na kami. Pagkatapos naming mag-stroll sa tanay, hahawakan niya ako sa binte habang nakaupo, tapos hahalikan ako. Kung hindi naman naamuyin ang buhok ko, tapos titingnan ako na malagkit, sabay kindat. Tapos magtatawanan kami sa mga jokes naming napaka-corny. Isang araw, bigla na lang niya akong blinak. Hinanap ko siya pero hindi ko makita. Mas may nakakabaliw pa. Nakatanggap ako ng text. Huwag daw akong filingera. Hinding-hindi daw ako magugustuhan ni Kaloy dahil hindi ako babae. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakipagkita din naman sa akin si Kaloy di kalaunan. Kumain kami sa restaurant sa BGC. Humingi siya ng tawad at nagpaliwanag. Nauna pala ako sa babae niya pero ako yung iiwan. Dahil ba bakla ako? Dahil ba hindi ako babae, hindi na sapat ang pagmamahal ko? Hindi ko na malalaman ang sagot kasi naghiwalay na kami. Nag-resign ako sa trabaho tapos dinampot ko ulit ang sarili ko. Paano yun?
Pagka-resign mo, paano ba dinampot ulit ang sarili mo? Paki-demo daw. Oo, please. Demo, please. Demo, please. Oo, dampot reveal. Pumasok ako sa bagong trabaho, kumakain sa labas mag-isa, ine-enjoy ang buhay kahit walang kasama. Sa ngayon, nagagawa ako ng magpasalamat kasi kahit sandali lang, naranasan ko rin naman kung paano mahalin ang todo. Pero wala ako pa akong plano na umibig muli. Saka na, kapag naghilom na ang sugat sa puso ko. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalerina since 2011, Melvin. Hi, Melvin. Well, meron talaga mga taong dumadating sa ating buhay para kiligin lang tayo. Yun lang talaga yung purpose nila. Diba? Mm-hmm. Na ma-experience natin yung ganyang klaseng excitement. Ma-experience natin yung nagwo-water-water ka sa kilig, gano'n, di ba? May mga gano'ng, may mga ganyan eh. Namamawis ang palad mo. Mawis-mawis ka, di ba? Yung basa, parang, basa, alam mo na yung ganyang klaseng feeling, di ba? And, kapag nagkaroon ng mga kwentuhan ng mga kilig moments, hindi ka nahuhuli, di ba? Yun naman natin, ipagpasalamat natin kay Kaloy. Talagang sadyang, si Kaloy, gano'n eh, baka... Iba-iba talaga yung trip niya at hindi naman natin siya mapipilit. At hindi naman din natin na pwedeng pilitin kung may pinili na siya na iba. So tama din naman yung mindset mo, Melvin, na at least sa buhay ko, na-experience ko yung kiligin. Na-experience kong mahalin ang todo. Diba? Ang ganda. Kasi ang ganda naman nung sinabi niya kanina na parang pag naaalala niya yung overlooking sa Antipolo, napakapikapi nila, napapangiti pa rin siya sa kilig or kinikilig-kilig pa rin siya. Ibig sabihin, naging mabuti naman yung epekto ni Kaloy sa'yo. Ganon talaga, hindi naman lagi may jowala all the time. Diba? Minsan talaga, mayroong mga moments na magiging single ka. Ganon. Enjoy mo yung sarili mo. Ganon. Mali mo, ano ka lang, book ka lang ng book, diba? Yun naman ang uso. Magpabooking ka, pabooking. Ano ginagpabooking ako ngayon? Pabooking. Bakit? Naghahanap ako ng jowa. Yan, diba? Doon mo talaga masasabi, no? Yung ang pagpasok ng pag-ibig ay hindi mo masasabi kung saan, kailan, at paano. Totoo. Kaya, nagpabook ka lang na ito, eh. Correct. Tapos umangkas ka, nag-ayos-ayos ng side mirror, o nagka-developan kayo dahil doon, nakita yung itsura mo, na-inlove sa'yo. Tama. Diba, niligawan ka. Naku, ang lesson talaga ngayon, kapag nagpapabook ka ng motor recycle riding app, kailangan pak na pak yung itsura mo. Because you'll never know, baka yung rider ang future mo. At gusto mo, di ba, ready ka. Gusto mo, ano tawag doon, na first impressions last. Yan. Gusto mo, pak na pak yung itsura mo. Ganon yung talaga yung lesson for today. Kaya bago mag-book ng app, mag-lipstick na pula. Ganon. Para pakak na pakak. Correct, di ba? Pakulot ng hair. Ganyan. Hindi, lesson talaga dito, dapat pa-booking ka. Diba? Totoo! Hindi ka pwedeng yung, gusto mo, juwan-juwa ka na, pero hindi ka pa-booking, di ba? Pa-booking ka. Yun na, mag-book ka. Hindi, ang galing lang, maganda yung angulo na nakita mo, partner, na you'll never really know, yes, di ba? Yes, yes. Ang galing lang, ang talinhaga lang ng buhay, at lalong-lalo na nang tungkol sa pag-ibig. Mm-mm. Kasi you find love sometimes in places where you least expect it. Yung correct. Hindi mo akalain na dito ko pa pala siya mamimit, di ba? Ito yung time na hindi ka naman malamang nag-ayos, hindi ka naligo ng matindihan, ordinaryong ligo lang. Pero dyan mo mahanap yung love life mo. May mga tao talaga na gano'n, nag-scrub. Correct. Nag-gargle. Totoo. Nag-spray ng pabango. Nagsuot ng bagong brief or panty. Pero hindi pa rin nagka-jowa. Ang matinditin, nag-dental floss pa. Nabihirang-bihira niyang gawin, di ba?
pero hindi niya na-meet ang the one. Oh. Diba? Kung kailan siya naglalakad na medyo lapot-lapot, diba? Tapos dun pa sila nagkatitiga ng malagkit nung kasabay niyang tumusok-tusok ng kwek-kwek sa kanto. Diba? I mean, it's not alam impossible. Alam tusok-tusok. Pabuking na patusok pa. Kasi pag ikaw nagsalita, diba? Pabuking, lapot-lapot. Lapos tusok-tusok. Kayo lang yon. Ako wala akong iniisip. Kayo lang ang nag-iisip. Yung mga nag-iisip na mga iba dun sa salitang lapot, alam na this. Isipin mo, 'di ba? Ganun katalinghaga mga kaibigan. Pag para sa iyo, para sa iyo talaga eh. Mm. Love life, blessings or kung ano man na dapat matatanggap mo. Tama 'yun eh. Lapot-lapot ka nung eksena nang 'yon. Pawisan ka malamang. Mm-hmm. Hindi ka naligo nang maayos, malamang hindi ka nga nagpabango. Kumbaga ordinaryo lang. Correct. Hindi naman magpapabango pag pauwi na, sayang yung pabango, 'di ba? Yun naman ang katotohanan. Correct ka, pero wag ka. Bakit may taong na-develop pa rin sa iyo? Diba? So ganun 'yon mga kaibigan. Ang biyaya ng buhay, mapa love life or kung ano pa man 'yan, darating 'yan sa tamang oras. Mm-mm. Sa tamang pagkakataon. Tama. Sa tamang sitwasyon. So wait ka lang. Kung nabigo ka sa pagkakataong ito, malamang darating ulit yung panibagong storya ng love life mo. Yes. Basta maghintay ka lang. Yun naman yung maganda. Tsaka yung ngayon yung sinasabi mo na hindi ka pahandang umibig muli. Maganda din naman yung stage na yan na rest muna na chill-chill ka lang. Hindi na dampot-dampot yung sarili. Correct. Diba? Totoo. Kung paano mo damputin yung sarili mo, di ba? Ganun lang yung gagawin mo. Enjoy mo rin yung moment ng wala masyadong complications. Yes. Yung ang minamahal mo lang, sarili mo. Ang ginagastusan mo, sarili mo. Diba? It's all about you ngayon. Diba? Yun naman yung kagandahan dyan. Siguro sa eskalera yan, yung, ano, yung overlooking at saka yung coffee rush sa Antipolo. Eh. Yun, mapuntahan talaga yun. Magandang tambay yan. Nakakakilig talaga dyan. Oh, romantic yung place. Mali mo, pagtambay-tambay mo dyan. O makita mo ulit ang panibagong ano. Hindi mo tutusok kasama ng sa pabuking ng para ikaw ay maglapot. Ano ba? Ano mali, daw? Mali. Naguluhan kami. Pasensya kasi naman na. Nanggugulo ka eh. Masyado kang nanggugulo, partner. At ganoon naman talaga dapat sa buhay. Mapapagod ang isip mo. Mapapagod ang katawan mo, pero dapat hindi napapagod ang puso. Oo. Kasi masarap naman din talaga magmahal. Although may kaakibat na ganitong pain minsan. Correct. Pero hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Eh. Ganun lang talaga yun. Tsaka, ang maganda dito, at least nakaisa ka na. Nakaisa ka na? Hindi, nakaisa ka ng love life. Rest ka ngayon. Pag ito talaga nagbitaw iba. Hindi, ibig sabihin, lumablab ka ulit o mga di makakadalawa ka na o. Hindi mo daming ma-experience. Yun naman din yung kagandahan eh. Dahil umalis yan si Kaloy, mayroong papalit. Yes. Yun naman yung nakaka-excite doon. Yung sino ang papalit? Anong klase ang papalit? Gaano ka nakakakilig itong papalit na ito, di ba? Malay mo yung susunod. Hindi lang sa Antipolo ang overlooking. Oh, di ba? Over, ano kayo? Mount Fuji. Yeah, di ba? Diba, mga ganon. Kasi ng Mount Fuji? Correct. Overlooking. Hindi natin masasabi kasi yayamanin. Oh. Diba? O ganun talaga. Ang magandang nakukuha natin dito, yung mga kilig moments, totoo yun eh. Yung sinabi ni partner kanina, na masayang kwento ng buhay mo yan. Yes. At every time na babalikan mo yan, diba, kikiligin ang sino mang makakarinig ng story mo na yan. Isipin mo, hawakan ka sa binti. Diba? Malamang nagsinungaling ka nga sa puntong yun. Hindi natapos ang paghawak sa binti. Ayan, diba? May mga sunod pang eksena, kaya lang hindi kasi pwedeng pag-usapan, kaya pinutun mo doon. Diba? Binti lang kasi pagpataas na parang ano na. Hindi na pwede sa radyo. Di ba yung ganong kwento? Ikaw lang may ganong kwento. Di ba? Ikaw nakakaalam ng kwento na yan. At masarap yung kwentong, ganyang klase ng kwento na pakinggan. Totoo. Nakakakilig. Huwag ka na lang mag-dwell dun sa part na ano. Well, of course, normal lang naman yung mas pinili yung babae kesa sa'yo. Ganon. Pero, ganon talaga eh. Huwag ka na lang mag-dwell dun. Maganda yung nagda-dwell ka sa nakakakilig na moment, na experience mo. And Now, it's all about yourself. Tama. Yan. Nakatutok sa atin ngayon, partner. Bigilan natin ng special shout-out ang mga tambalanisa natin dyan sa Bungkaga, ang bentahan ng buko, si Kuya Mike Pareda sa New Bungkaga, Puerto Princesa, Palawan. Hello po sa iyo, Kuya Mike! Sana marami kang buko na mabenta today at maubos yan agad ng maaga. Yan. Uy, sarap naman. Magpapabuko juice yan. Ah, pa-BJ pala si Kuya Mike. Pabuko juice! Ganun. No? Siyempre, salamat po. Diba? At sa lahat ng mga kabisyo natin na mga chuper. Yes! Uy, alam nyo po ba, malapit nang magbalik
week ang ating Love Knows No Boundaries promo. Naku, ang tabayanan doon dyan. Doon sa mga bago lang napakinggan itong Love Knows No Boundaries promo. Ito ay pakulo ng Love Radio para sa mga chuper kung saan magkakaroon ka ng chance na manalo ng libreng boundary. Boundary mo. Sagot na lang ng Love Radio. Cash. Diba? Abo! Oh, ganun ka bongga, 'di ba? And balik tayo dito kay Melvin na at this point medyo mag-isa sa buhay, ine-enjoy ang sarili. Aba, sabi nga natin na 'di ba, hindi natin alam kung saan natin pwede at posibleng ma-meet ang ating the one. Mm. May posibilidad na ma-meet mo siya sa Aliwan Fiesta! Lapit na rin ngayong buwan ng Hunyo na 'yan. Na, June na pala talaga, partner, so kailangan na natin puspusin ang pagpo-promote sa ating Aliwan Fiesta 2024. Magaganap na po yan on June 27, 28, and 29. Tatlong araw na selebrasyon, mga kaibigan. Pwede kayong makipiesta sa amin. Dito po yan magaganap sa CCP Complex. Yes! Sa harapan ng aming building. Dito po sa MBC Building, Soto Street, CCP Complex, Pasay City. Nako, kung last year na mismo to, sana naman this year makarating ka. Yes, yan. Libre po ang makifiesta. Yun yung maganda doon. Anong mga namimiss mo sa pagka-Aliwan Fiesta or excited ka kapag Aliwan Fiesta? Bukod sa reyna ng Aliwan, alam na namin lahat yun. Siyempre, may libre tayong pa-concert. Unang araw pa lang, may libre yung pa-concert. At kung ikaw, fan ka ng mga fiestahan, di ba talagang dinadayaw mo? For example, pinupuntahan mo Baguio for Panagbenga. Mm. Di ba yung sinulog sa Cebu? Yan. Dinagyang sa Iloilo. Yung mga iba't ibang klase sa Sandamukal na festival ng Bulacan. Yes. Di ba? Iba-iba. Pupunta po sila dito. Pagsasama-samahin natin ang napakaraming fiesta na yan para masaksihan nyo. Libre po ang manood. Ulala. Diba? Kaya naman po, bisitahin lang po ang ating mga social media pages ng Aliwan Fiesta para sa karagdagang detalye. Tama. O, sa'yo Melvin, di ba malay mo, meron kang street dancer na, di ba? Maging bagong jowa, di ba? Hindi mo masasabi. Masid-masid ka rin yung sa mga nagbebenta ng kalamay, nagbebenta ng ano tawag din favorite natin, vegan empanada. Yan, malay mo yung nagpiprito ng empanada. Correct, diba? Yung kunyari ng eksena, matatalsikan ka ng mantika. Yan, diba? Tapos magkakatitigan kayo. Kasi magsasorry siya sa'yo. Yan, diba? Nahawakan niya yung kamay mo. Oh. Diba? Tapos ilulublob sa kumukulong mantika. Iba na pala. May ganun palang balak. Umiwas ka sa mga taong ganyan. Violente yan. Hindi kasi hindi mo masasabi, di ba? O di naman kaya yung katabi mo na nanonood. Oo. Yung parehas mong naglalapot. Yeah. Di ba? Hindi mo masasabi. Weakness yung mga lapot-lapot. Correct! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Mali ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class. Meron tayong ganun eh, unforgettable anong tawag dito, meet up pa. Na parang grabe, no, doon tayo nagkakilala sa puntong 'yon. Grabe, doon tayo nagkakilala sa hindi mo inaakalang pagkakataon. Yes. Nagkaroon ka na ba ng jowa na hindi mo inakala na doon mo siya magagaling. Na doon mo siya mamimit. Sa pagkakataong yun, tama, doon mo mamimit. Mall show, for example. Mm. Diba, suki kami ng mall show noon eh. Sino ka kaya magpe-perform lang pero nagkaroon ng tagahanga. Totoo. At nagkaroon ng jowa. True. Diba? Mga ganun ba? Yung mga unexpected na mga moments. Yan. Yes. Yun naman yung nakaka-excite pag wala kang jowa. Diba? Kasi pag may jowa ka, syempre, ang ine-enjoy mo yung your time together. But you cannot have another jowa elsewhere. Kasi kailangan loyal ka. Ang kagandahan ng wala kang jowa ngayon na nasa single, ang daming possibilities. Di ba? Ito yun. Yung maganda sinabi ni Rogelio, pagdangangan Clara Jr., punta ka sa CCP, walay mo yung nagkakabit ng banderita sa maging future mo. You'll never know. Hindi mo masasabi. Shoutout kay Rosemary Alario na always nakatutok from Mabita, Laguna. Salamat po sa inyo. Yung mga nanonood sa atin sa TikTok Live, hello po. Magandang afternoon. Ang social naman, Mabitak. Mabitak. Ah, ano ba? Mabitak. Oh, Mabitak, Laguna. Laguna. Yan. Yan. Diba, I'm sure meron kayong mga kwento ng ano, sino ang... parang lie, ay ano,
yung unexpected unexpected yung meet up ninyo. Yung mga dito pa pala tayo magkikita, magkakilala, ganun. Sabi ni Dan Rose, pa shoutout po tambalan, dito po ako sa Pangasinan. Tambalanisa since 2007 si Jorica Ann Galpo Fell. Si Nilexi Salazar Gotok, sa school daw sila nagmita, from classmates to from classmate to husband. Oh, 10 years na sila. Oh, wow, bongga. Minsan nakakasama mo na pala, araw-araw mo nakakaasaran sa school o sa classroom. Actually, minsan ganun din eh, kasama mo na pala, hindi mo alam magiging jowa mo. Totoo. May mga ganyan. Yung mga dati magkaaway, tas naging magjowa eh. Tas naging sila. True. Sardinia family from Pangasinan, from shoutout kay Maribeth Sardinia. Hindi na po sila pang umaga, sabi ni Luis Apandi. Opo, simula po nung Feb this year. Kami po ay nalipat na po ng tanghali. Si Aga Ardeza sa FB Live, sabi niya, masarap at magmahal-mahalin. Masarap magmahal at masarap mahalin. Next. Kaya huwag matakot. Sabi naman ni Rocky, ang husband ko now, tagagawa ko ng drawing plates ko noon. Ayun, dalawang boys na ang drawing namin. Oo, diba? Ang ganda ni Nicole at pogi ni Chris Chuper, sabi ni April 09. Pagka ganyan, nababati talaga. Oo, ganun talaga, binabati. Hiring po ba kayo? Tanong ni ako to si Kenneth. Hindi po kami hiring dito sa Love Radio Manila, pero hiring kami ng DJ sa Love Radio Palawan. Yan, yun. Baka gusto nyo pong mag-apply. Kung kayo po yung taga Palawan ha, kasi taga Puerto Princesa to be exact, kasi minsan na nag-inopen ko yan part-time, may nag-apply galing Novaliche. So, paano po? Sa Novaliche sa nakatira. Sabi ni Mrs. Budol, so office kami, kaya pala panay ang tingin kapag kumukuha siya ng tubig sa water dispenser. O, tingnan mo. Kaya, di ba ang ganda, di ba? That araw-araw lang ganung oras, pare-parehang na oras yun, yung oras ng inom niya ng gamot, 'di ba? So pang high blood niya kasi yun eh, 'di ba? Tapos araw-araw nagkakatitigan sa may water dispenser. Diba? Kaya pala panay-panay ang dispense ng tubig. Kasi yun yung time na nagkakatitigan sila, nagkakatinginan sila. Yes. Ganun. Si Eileen Joy from FB Live. Oh, enjoy muna sa pagiging single and more sleep daw while waiting for the right one. More sleep kasi pagka may jowa ka, hindi ka makakasleep. Oh, lagi kang puyat. Lagi kang puyat. Sa anumang dahilan. Oo. Oh. So, si Paolo Canlas, yung wife ko, college friend ng ate ko. Oh, di ba? Sino mag-aakala? Hindi mo masasabi. Jonathan Galvez from TikTok, ang lakas niyo maka-starstruck. Yeah ba? Talaga ba? Thank you naman. Sa lakas ng ilaw. Oo, ilaw lang yan. Huwag po kayong huwag po kayong magpapalin lang. Pag lumabas na po kami sa liwanag. Yan. Sino pa? May I ask, why po kayo na-move ng afternoon instead of morning? Mas nasanay po ako na morning pa ever since. Ganun talaga, Marvin. May mga changes in life. Shoutout from Tawi Tawi, sabi ni Den Corpus One. Si Ashriel, pinapa-shoutout ang mga friends natin dyan sa Alabang Town Center, Muntinlupa. Walang pabibuhan game, matagal nang wala. Yung mga nanonood sa atin dito, ngayon na lang sila ulit nakapanood sa atin. Sobrang tagal na ng pabibuhan. Ayun oh, ang naging asawa ko, mortal kong kaaway na kapitbahay dahil sa pagiging marites, pero naging asawa ko. Oh. Diba? Yung mga unexpected and very unforgettable yung ganong klase.
Sabi ni Janice from Facebook, ang love ay kusang dumadating yan. There's a saying that love takes time at the right place and time. Hindi tumatanda si Nicole, sabi ni Paulus Angelo. Kasi okay lang tumanda, ang mahalaga, hindi halata. Ganun. Tama. Salamat. Hi, Hannah. Hello, JC. So gorgeous, Nicole, and looking good, Chris. Ayan ha, pabate, char. Live din ba kayo sa radio, mga lods? Kanina. Tapos ngayon, nandito na kami sa ano. Dito na kami sa ano, sa TikTok at saka sa Facebook. May similar story rin po ba kayo na unexpected na in love or na-attract? Tanong sa atin ni ano, isang tambalanista. Meron. Oo. Feeling ko lahat naman eh. Mm-mm. Na hindi mo talaga inakala na sa pagkakataong yun, siya pala. O magiging kayo pala. Okidoks. O siya. Sabi ni Nesty, fan nyo po ako, pumunta pa ako sa mall tour nyo dati. Thank you! Talaga ba? Oh, ingatan mo kung ano man yung mga napala mo sa mall tour namin. Mm-mm. Ingatan mo yan, yung mga pirma, picture, yan. Books. Kasi alam mo na, pag may edad na, legend na yan. Malay mo, pwede mo na mabenta yan kay Boss Toyo in the future. Hindi mo masasabi. Buong high school days ko, tambalan na inaabangan ko. Now ko lang nalaman, meron pala sa TikTok. Ayan. Kailan kayo FB Live? Every day? Yes, Monday to Friday po. Buti na lang meron na kayo sa TikTok Live. Shoutout sa mga taga SK Canada, galing kay Himes Moraldi. Watching from Buena Vista, Agusan del Norte, si Kares. Ang love, unexpected talaga. I have a Swedish boyfriend. Uwi na July. Nagmamadali akong basahin. Ano daw ba ang schedule natin? Monday to Friday. 12 noon to 3 p.m. Pero yung start ng daldalan, 12:20. 12:20, 1:20, 2:30. Ayan. Okay. Exit na muna kami. Salamat. Salamat.